19. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be married to be with child through the Holy Spirit. 19. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her. Unang significant na reason. Paano nakagawa ng kasaysayan itong si Joseph? Paano siya tinawag na certified na history maker? Number one is conviction. Conviction. Conviction is defined as a fixed and firm belief. Pag sinabing conviction, fixed or firm belief. Tayo po ay nabubuhay ngayon na kung saan wala nang conviction ng mga tao. Christian ngayon, Linggo, hindi na Christian sa Lunes. Mananampalataya ngayon, bukas makalawa, hindi na. Eh, yung pananampalataya, ang laki ng epekto sa buhay ng isang tao. Ang conviction is a fixed or firm belief. Kaya maraming mga tao gumawa ng kasaysayan, hindi sila mag-iba eh. Nung sinabi ng tatay ni nung Wright Brothers, ay wala, pambihira. Anghel lang ang lumilipad. Tampalasan kayo. Nandindigan sila eh. Na pwedeng mangyari na balang araw lilipad ang mga tao sa pamamagitan ng eroplano. Nakikita nyo ba yung mga nakapunta sa buwan? Yung mga nakagawa ng mga hindi nila akalain na nagagamit natin ngayon? Tingin mo ba hindi persecute yun? Umpisa pa lang mga kapatid, pagsunod ko pa lang sa calling ko, persecuted na ako eh. Paano kung wala kang conviction? Hindi mo itutuloy yun. Nakuha natin, conviction! Fixed or firm belief. But mga kapatid, napakagandang component ng conviction ni Joseph dito para mas matibay. Number one, his conviction is biblical. Ito, napaka-importante nito. Dito, mapapansin natin na ayaw niyang i-compromise ang Word of God. Kaya verse 18, this is how the birth of Jesus came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. So engaged na, betrothed na si Joseph dito kay Mary. But before they came together, before sila na magsama sa isang tahanan, she was found to be with child. Ang matindi dito, hindi kay Joseph. Ano ngayon ang ginawa ni Joseph? 19, because Joseph, her husband, was a righteous man, he did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her. Mapapansin natin, ayaw niyang i-compromise yung Word of God eh. Bakit? The moment na palagpasin niya ito, hindi na siya righteous. But because Joseph, her husband, was a righteous man, the word righteous na ginamit sa Greek is diakios. Itong diakios na ito na ginamit dito sa text natin ngayon, meaning nito mga kapatid, keeping the commands of God. Keeping the commands of God. Napakatindi no, yung conviction niya, ang tibay ng foundation. So dapat ang conviction may matibay na foundation. Bakit? Kung ano-anong foundation lang yan, magigibayan. Kapag may pinaninindigan ka, huwag mong panindigan ng tradisyon. Panindigan mo yung salita ng Diyos, huwag mong panindigan ng emotion. Panindigan mo yung Word of God, because heaven and earth will pass away, but my Word will never pass away, sinabi ng Panginoon. E di dun ka manindigan. Kung paninindigan mo lang yung Word mo kahapon, yung Word ng kaibigan mo, o kung Word ng kung sino-sinong tao, kapatid, it will pass away. Isa pa, pasaway. His conviction is biblical. Because Joseph, her husband, nakalagay dito mga kapatid sa updated edition ng NIV, because Joseph, her husband, was faithful to the law. His conviction is biblical. At clear kay Joseph mga kapatid ang Exodus chapter 20 verse 14. Anong sabi doon? You shall not commit adultery. O bago pa lang sila magsama sa isang tahanan, may anak na. So para sa limited na isip, sa pangkaraniwang isip, adultery ito.
Biruin mo yun, hindi siya driven by emotion. He was driven by his biblical conviction. Ilan ang mga tao, mga kapatid, hindi na ituloy yung magandang plano niya. Hindi na ituloy yung magandang buhay niya. Kasi yung conviction niya kung saan-saan nang gagaling o kaya wala siyang conviction at all. Instead na ang ganda na mangyayari sa kanyang buhay, hindi na natutuloy. Instead na maganda mangyayari sa paligid niya, sa pamilya niya, hindi na nangyari. Conviction, yan na nakita ko ngayon sa generation na ito. Postmodernism. Ang conviction nila nang gagaling sa kanilang emotion. Ito ang tama, ito alam ko, pambihira, wala na dito. Sa mga pangyariang salita ng ating Panginoon. Clear kay Joseph, you shall not commit adultery. Deuteronomy 24, 1 and 4. Suppose a man marries a woman, but she does not please him. Having discovered something wrong with her, he writes a document of divorce, hands it to her, and sends her away from his house. Kaya nga nung nagplano na i-divorce ni Joseph si Mary, biblical yung kanyang ginawa. Kasi nga biblical yun ang tamang gawin kapag may hindi tama doon sa babae. At ang gagawin, verse 2, when she leaves his house, she is free to marry another man. When she leaves his house, she is free to marry another man. 3, but if the second husband also turns against her, writes a document of divorce, hands it to her, and sends her away, or if he dies, the first husband did not marry her again, may not marry her again, for she has been defiled. That would be detestable to the Lord. You must not bring guilt upon the land. The Lord, your God, is giving you as a special possession. Kaya nga kapag hindi mo itinama yung iyong relasyon, sumpa yung tahanan mo eh. Kuha ba natin ito? Hindi na-allow ito ni Lord, pati hindi pwede yan sa bansang ibibigay ko sa'yo, sa inyo. Kaya hindi ina-allow ni Lord basta-basta yung ganyang klase ng tao. At least mga kapatid, nasa isip niya, he had in mind to divorce her quietly. Anong kinalaman ng conviction niya sa plano niyang pakikipag-divorce kay Mary? Joseph was not willing to compromise his conviction. Kasi nga, yun na nakasulat eh. By Jewish custom, betrothal or engagement signified more than engagement in modern sense. Kaya minsan malilito po tayo kapag ang mindset natin ay yung pangayon. Kaya nga kapag tayo nag-i-interpret ng Bible, back then and there muna, then here and now. Kasi hindi natin mauunawaan ito, mapipikon tayo, naiinis tayo, kundi na natin siya pakikinggan. Bakit mga kapatid, a Hebrew marriage involves two stages. Para lang malinaw po, kapag ikinasal ang dalawang Hudyo, yung kasalan kasi nila may two stages. Ang tawag dun sa una ay kiddushim or kiddushin. Itong kiddushin na ito, ito yung engagement or betrothal. Yung pangalawa naman is the hupa. It means marriage ceremony. So yung una mga kapatid, yung kiddushin, meron ng contract ito. Yung pangalawa naman dun sa hupa, ceremony and consummation. Ibig sabihin, magkakaroon na ng sexual intercourse ito. So dito mga kapatid, mag-asawa na sila dun sa first stage kiddushin. Kasi may kontrata na ito. Biruin mo, betrothed pa lang, engaged pa lang, kailangan magkaroon ng divorce paper kasi nga ganito sa kanila. Nasa first stage na sila. Meron ng kontrata ito. Kaya nga, sila ay mag-asawa na. But wala pa sila dun sa pangalawa. Ay alam niyo po ba mga kapatid, yung contract, ibinibigay kasi yan sa unang stage ng kasal. At sealed itong contract na ito ng tinatawag na mohar. Itong mohar na ito, ito yung payment or dowry, bride price ang tawag dito. Sa una pa lang na stage, ibinibigay ito. So itong mohar na ito, alam niyo po ang purpose na itong mohar na ito sa kanila? To compensate the father for wedding expenses. Kasi nga malaki yung gastos eh. So, ang ganda no, hindi ka pwedeng mag-asawa, wala kang pambuhay ng pamilya. Hindi mo ibibigay sa babae ito, bibigay mo to sa tatay ng babae.
Eh ngayon, mga kapatid, wala nang makain. Ang dami pang pinagbubuntis. Gawin kaya natin to. Kasi mapipilitan ka, bago ka pumasok sa relationship, ayusin mo muna buhay mo. Siguraduhin mo may pambuhay ka sa pamilya mo. Kaya ganito, mga kapatid, para may panggastos yung tatay, at the same time, kung sakali na ayawan nung lalaki yung kanyang anak, insurance yan. Na kahit na paano, hindi naman talong-talo yung babae. Ganun, mga kapatid, yung muhar nila dati. Kaya nga, ibinibigay ito sa panahon ng pirmahan na ng contract na. So meron na nito si Joseph at si Mary. At yung betrothal period kasi, yung engagement period nila, yung unang-una, mga kapatid, yung the kiddushin na ito, this betrothal period served as a time of probation, testing of fidelity. Dito tinitest, mga kapatid, yung fidelity o yung faithfulness nilang dalawa. Napapansin niyo po ba, mga kapatid, meron na sila nito, kaya mababasa tayo sa Luke chapter 1:56. Mary had spent about 3 months in the hill country with her cousin Elizabeth. Then bumalik siya sa kanilang tahanan. Nag-spend muna siya ng 3 months. Kasi dito, subukan ito. Pero hindi pa sila magsasama, pero kasal na sila. E nung panahon din na ito, buntis din si Elizabeth kay John the Baptist naman. Alam niyo po, mga kapatid, yung kanilang kasal dati, para ma-disengage or unengage yung kontratang ito, ang kinakailangan nilang gawin ay kumuha ng divorce. Hindi basta-basta siya. Kaya nga, mga kapatid, actually dati, nung ikinakasal ang mga tao, probably, mga kapatid, si Mary, nung panahon na ito, kasi nung panahon nila, yung mga babae kinakasal, betrothed yan, ha? Hindi pa nagsasama talaga, nasa 12 or 13 years old. Betrothed siya. And the boys, mga kapatid, mas matanda nung panahon na yon. Biruin mo, ang bata-bata mo pa, pero may sense of responsibility ka na. Kaya mo na magbayad ng muhar. Dito, mga kapatid, ang tanda-tanda na, wala pang sense of responsibility. Because of culture, because of foolishness. At mapapansin natin, mga kapatid, dito, na yung mag-asawang ito, we're not yet living together. It was a binding contract entered into before witnesses. Actually, mga kapatid, ito ay may witness na noong panahon, 2 or 3 witnesses kasi kinakailangan. So meron na yung pirma na nangyari dito, o ibig sabihin nito may kontrata, hindi man pirma na katulad natin ngayon, at mati-terminate lamang ito, itong kontratang ito sa kamatayan or divorce. Kaya nga, mga kapatid, ang plano ni Joseph, nasa isip niya, verse 19, he planned to send her away. Yung word, mga kapatid, yung statement dito, yung phrase dito na send her away is the Greek word epulusai. Etong epulusai na ito, is this the same word na ginamit ni Jesus Christ for divorce in Matthew chapter 5. So Joseph was going to do the right thing. Why? Because Mary was found or thought to be immoral. So kinakailangan, kaya biblical yung kanyang conviction, may tinitindigan ito. Hindi siya magko-compromise. Ayaw mag-compromise. Kahit mahal niya si Mary, hindi siya magko-compromise. Kasi nga, ang foundation niya, hindi emotion. Yun ang mga gumagawa ng kasaysayan. Yun yung nagtatagumpay. Kasi doon magkakasubukan pa lang eh. Biruin mo, kalagitnaan ng ginagawa mo, lelembot-lembot ka, yung conviction mo, wala. Darating yung pagsubok, darating yung temptation, pag ikaw binasag, all genuine will be tested. Dito, pambihira, ang tibay ng conviction ni Joseph dito. Joseph was going to do the right thing. Kasi immorality to me. Nakuha natin, biruin mo, nagkaanak ka.
bago sila, pero may kontrata na silang dalawa. Kasal na sila. He was going to do the right thing. At ang pinakamatindi, pinakagagawin niya dyan, is i-end yung kanilang relationship. He was a righteous man who had godly, righteous standard. Pangalawa, his conviction is crucial. Crucial yung conviction ni Joseph dito. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, Joseph had an out that was both legal and moral. Ibig sabihin, marami siyang basihan at dahilan para hiwalayan si Maria. He could have divorced Mary on the grounds of adultery and moved on with his life. Ang ground niya, adultery. Sino maniniwala dito? Ikaw ba, sabihin mo? Hindi, daddy, ang ano na ito, huwag ka mag-alala. Holy Spirit, ang tatay. Paniniwalaan ka ba? Hindi ba hindi? Ang daming grounds dito ni Joseph para iwan na at mag-move on na. Para iwan na itong si Maria kahit mahal niya. But, nakalagay dun sa text natin, verse 19, Joseph being a righteous man, not willing to disgrace her publicly, decided to divorce her secretly. Ang galing. Again, mga kapatid, a divorce was allowed, but according to the civil law and the scriptures, it is one of the reasons why God calls Joseph righteous. Dahil i-end niya ng tama yung maling nagawa. There are times kasi, mga kapatid, sasabihin ba dito na okay lang ang divorce? Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang, there are times na hate ni Lord. God hates divorce. Pero dapat makitang maigi yung context ng Malakay. God hates divorce. Tandaan po natin yan. Kasi alam natin ang repercussion kapag nasira ang isang pamilya. Kaya matibay paninindigan ng Bible doon. Sino man ang magpahiwalay sa tao, susumpain ng Diyos. But before you prematurely jump into judgment, consider Joseph's point of view. In every law, bawat batas mga kapatid, rule, meron exemption dito. Bakit mga kapatid? His wife was pregnant na hindi siya yung tatay. Yung anak, hindi rin sa kanya. Paano ngayon yan? Ngayon, meron siyang foundation sa Word of God at righteous siya. May conviction na tama ito kahit na emotionally, mahal niya si Mary, titindigan niya yung tama. Pwede niyang isipin mga kapatid, mag-conclude dito na nag-cheat si Mary. Nagsinungaling si Mary. Dito, nakuha natin, hindi madaling intindihin ito. But mga kapatid, mapapansin natin, he is unwilling, not wanting to put her to shame or to public disgrace na sinabi dito because he loved her so deeply. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Joseph kay Mary, kinakailangan gumawa siya ng paraan na kung saan hindi masasaktan ng labis-labis itong si Mary. Bakit? Napaka-crucial nitong desisyon na ito. Bakit? Ano ba ang consequence ng ganitong case? Tingnan niyo po mga kapatid. Para lang makita natin yung bigat. Deuteronomy 22, 21, 20 hanggang 21. But if the man's accusation are true, buntis nga, na hindi siya yung tatay, and she was not a virgin, the judges shall take the girl into the door of her father's home. Ibabalik siya sa pintuan ng kanyang tatay where the men of the city shall stone her to death. She has defiled Israel by flagrant crime, being a prostitute while living at home with her parents, and such evil must be cleansed from among you. Nakita niyo po mga kapatid? Mamamatay si Mary dito. Kaya napaka-crucial ng conviction niya. Ang kagandahan dito na balanse ni Joseph ang law at love. He is not willing to compromise the word of God, but he is not also willing to condemn Mary. Ang bigat! Kaya pagdating sa pilian, sa magiging foster parent
ng Panginoong Jesus, si Joseph agad na napili. Why? Certified history maker to. Why? Joseph stood by his convictions. Napaka-importante ng law sa kalav. Importante kasi ang conviction, mga kapatid, sa tagumpay ng tao. Kung gusto mong lumikha na matinding kasaysayan, you must have a firm conviction. Having personal conviction is important to keep us from being swayed by our emotions or by the opinions of others or automatically doing what everyone else does. Pag wala kang conviction, kapatid, madali ka madaya ng emosyon mo at madali ka, mga kapatid, masway ng opinion ng ibang tao. So personal conviction functions as our moral compass as we journey through this life. Why should I develop biblical convictions? Bakit ba kinakailangan nagde-develop tayo ng biblical conviction? Why? Personal convictions are important because they help us stand firm when this world is uncertain and changing. Yung personal conviction, yan ang tutulong sa atin, mga kapatid, na manindigan sa mundong ito na walang paninindigan. Nagbabago ang mundo. Dati tama gusto niya, ngayon hindi na. Dati ang salita ng Panginoon, pinaninindigan, final authority ng faith and conduct. Ngayon sa iba, hindi na. Dati kinakailangan, faithful ka dahil nasusulat sa Panginoon sa pagdalo sa mga gawain. Ngayon, hindi na. Dati napakaalab nila na magdisipulo. Napakaalab nila na ishare ang gospel. Ngayon, hindi na. Personal convictions are important because they help us stand firm when this world is uncertain and changing. We need more men and women with a moral center in the midst of moral chaos surrounding us. They help us to endure temptation without compromise. They refine and prove our faith. Convictions allow individuals and teams to overcome obstacles when they arise because they have a strong belief in what they are doing, regardless of the struggles and changes faced along the way. Kaya may mga individuals, kaya may mga organizations, kaya may team na nagtatagumpay dahil sa conviction. Malinaw sa kanila yung conviction na yon. It must be biblical. Without this conviction, obstacles can quickly become permanent barriers to success. Again, without this conviction, obstacles can quickly become permanent barrier to success. Wala ka ng tagumpay ngayon. Paano pa may malilikhang kasaysayan, ibagsak ka na agad. Remember this, brothers and sisters. Kapag walang conviction, madaling madaya ng emosyon. Kapag walang conviction, madaling madaya ng emosyon. Kapag walang conviction, madaling madaya ng opinion. Madaling masway ng mga worldly opinions. So napaka-importante ng conviction. Bakit nakalikha ng kasaysayan si Joseph? Number one, conviction.